Ayan guys, na-install na ang ating Pia Horn. Sound check naman dyan, Turbo Paint. Yun. Okay na, okay. Yo, what's up guys? RNG Motovlog, vlog number 3. So ngayon may customer tayo magpapakabit ng Pia Horn. And wait lang, padaanin lang natin to. Ayan. Ayan. Check natin. Ayan, kasama natin dito si Trustworks. Geroid Works. At syempre, ang titira ng ating Pia Horn, si Turbo Paint. Guys, ito po yung lalagyan natin ng Pia Horn. Yan. Itong motor na to. So, ito yung regular na kusina niya. Okay. Ready ka na ba, Turbo Paint? Okay, samagin na natin yan. Okay, let's go. Ready na natin yung mga gamit na ito. Yo, Turbo Paint, kompleto na po ba ang iyong gamit? Pakilala mo naman sa amin yan. Lighter. Wire. Terminal. And terminal. Terminal again. So syempre yung Pia Horn natin. So beware lang din po ah, kasi may fake na Pia Horn. So dapat makita nyo to. Yan. Para malaman nyo na original ang Pia Horn natin. Open mo na like para makita ng mga viewers natin. Eh. Ah, lagi yung tatandaan. Pag gagawa kayo ng busina. Etong dalawang to. Kailangan yan dito. Yan, dito yan. Mas tong nakalihis, saka tong nakatayo sa battery. Okay. Sa battery yung nakalihis, tsaka yung nakatayo. Yung dalawang nasa gilid. Sa busina. Sa busina. Ayaw sumikip. Ayaw lumabas. Kailangan natin to. Yung iba kasi nagpuputol. Kaya ang F ay dapat walang putol. Gamitan natin yan. Ngayon ito. Lagyan natin ito rito. Yan. Itong lamawan to. May importante po ba na tanda ng mga kulay-kulay? Hindi, walang problema sa kulay. Ang importante yung position ng ano, terminal. Okay, yung position ng mas mahalaga. Okay, so ngayon, explain ni Turbo Paint sa atin kung paano ilagay at gamitin ang shrinkable. Ayan. So, may pick na mga partner. Tanggalin. Shoutout sa mga nanonood. Tanggalin lagi. Ngayon, ayan, patakas ko dyan. Bakit ganyan? Bakit ganyan kinakabit para hindi magpag? Para hindi pumagpag? Para hindi siya matanggal. Okay, so para tight na tight ang pagkakahold ng mga wire. Kahit busal-sal siya, pag tinagay mo na yung extension ball, fit pa rin yan. Ayan. Yun. So, hindi kami gumagamit ng electrical tape, shrinkable talaga. So, iinitan mo lang siya, tapos kusa na siya magko-compress. Para na siya magiging sariling wire mo na siya. Yun. Pakita ka ng final product.
Okay, ano yung lalagay mo na horn? Pia horn. Baka yun. Naman. Pia horn. Ay, tingnan mo, lapat na to. Kailangan yan. Hanapin mo siya ng pwesto. Pag gano'n, di pwede. Kailangan. May pwesto ko maganda. Lalo na sa mga Mio. Kasi itong... malaki yung pwesto niyan. Kaya wala problema. Ibig sabihin, turbo paint, hindi lahat ng motor pwede lagyan ng Pia horn. Tama, tama. Na nakatago. Oo, kagaya ng Raider, hindi pwede. Possible siya kaso nakalabas, hindi maganda. Hindi maganda. Pangalawa. Tsaka prone siya sa basa. So, yan guys. Kung mas malaki ang motor, may mga pwedeng pepestuhan, mas okay. Ito na tayo ngayon. Maglalagyan tayo ng linya. Itong isang linya dyan, tanggalin na yan sa gitna, walang problema yan. Itong isang to, positive to, sato. Itong isang, isa dyan, kahit alin dyan, papuntang battery. Okay. Then yung isa dyan, papuntang busina. Isang papuntang battery at isang papuntang busina. Kaya natin kailangan ng battery terminal, busina terminal para dito. Huwag mo kakalimutan maglalagay na yung stretchable. Okay. Busina terminal. Ganun na din, para malinis. Medyo pinabagalan natin para masundan nyo kung sakali maglalagay kayo. Huwag nyo kakalimutan. Subscribe! So, subscribe. Pakita nga nung final product nya. Yan guys, so dapat ganito ang maging itsura niya. Kailangan nakatakip siya. Bakit nakatakip? Para hindi mabasa. Okay, para hindi mabasa. Pagdado na yung lighter natin eh. Then yan, dalawa yan eh. Okay. Dalawang kontak lagi niyan. Isa, dito na tayo sa ibabaw parang kita. Isa, dalawa. Then, ito yung dalawang kontak. Kahit saan dyan nakamuha nito. Itong galing sa positive. Kung gusto mo mas magabinis ang gawa, mamaya natin siya i-take o i-fix, i-linya muna natin na maganda. Then, pwesto dito, dahil dito pinakamaganda. Okay, bali yung pwesto na yan? Dyan siya pinakamaganda, saka hindi siya basahin, kaya mas maano. Okay, hindi siya basahin at mas maganda sa space. Yan. Then, isa na yan, ito. Maglalagay tayo pababa. Punta rin sa kabila. Okay. Ito ulit. Putod. Nakalap ulit. Stretchable. Pinabagalan na natin ang gawa para hindi masyadong mabilis. Ito na ulit. Okay. Body ulit. Ah, hindi malaw yan. Kala nyo lang buwagdag kasi yan. Okay lang. At least importante yung contact dito. Tapos, pakipali na yung stretchable. Nakalinya na yan. So guys, ganito yung itsura ng malinis na pagkakagawa ng stringable. Yan. So, talagang tinago natin para hindi siya maging prone sa pagbabasa. Ayan. Ayan, papasok natin kahit saan yan, kahit saan. Pwede siya kahit sa baba or sa taas. Basta tag-isa sila, yan. Wala pong password. Mamaya, lilinisin natin yan. Mga sala-sala ba? Then, isa pa ulit. Next step? Isa pa ulit para naman sa negatives. So, dito na tayo. Galing tayo sa negative. Dadirect na natin siya sa baterya. Ngayon, ihahanap ko muna ng madaling pwesto. Hindi ko napapakita sa inyo dahil iba-iba klase mo ito. May Aerox, may NMAX. Depende na lang kung saan po papapasukin or idadaan. Idadaan maganda.
So, ang ginawa namin, kaya medyo natagalan, eh, hinanapan namin ang pagsusotan ng negative, yung negative wire para ma-direct siya sa battery. Okay, puputulin natin. Yung kaninang ba, no, kaya matagal, lalang ipapasok ang wire, then, ayan na. Pero tama ba, bawat unit, iba-iba ang passage niya ng wire? Isa lang, basta mayroon kang, ang tawag dito, relay. Okay. Kahit saan doon tayo magkabit niya, basta makikinig at manulod. Yun, subscribe na kayo, RNG Motovlog. So ngayon, ang ginagawa natin, idadirect na natin yung negative wire sa battery. Banyado na. Na negative. So ayan, plug and play na lang siya pag nandiyan na siya. Isasama mo na lang dun sila. Ayan guys, na-installed na ang ating Kia horn. Sound check naman dyan, turbo paint. Yun. Okay na. Guys, available yan dito sa ating shop, RNG Motor Shop. Let's go! Paalam! Woo!